What's up guys mga kawan? Nandito na naman si Juan Dilasag. Siyempre, nagbabalik na naman. Yan, sa mga hindi pa pala nag-subscribe dito sa channel ni Juan Dilasag. Ano ba na naman? Nabubulol ako pagdating sa portion na yon. Mag-subscribe na kayo. Yan, huwag na rin kalimutang i-like at pakishare itong video ni Juan Dilasag. Yan, bago tayo masasagot sa mga comment nila kasi dumadami na. Nasa 22 na yata eh. Pero sana hindi kumalahati yung video natin sa pagsagot sa video na yon. Or sa mga comment nila. Yan. Ano na nga ba? Kakalito. Kung dapat pasagasaan sa train. May papakita ko sa inyo. Isang kaibigan ko na isang malupit din na technician. Yan si paring Brad pangalan pre. Charlie! Charlie ang pangalan niya. Yan. Charlie Bilbao. Isang technician. Ano yan pre? Aba, iprito natin Brad. Ang technician kasi, parang tuliro ka pag wala kang ginagawa. Pero pag nakikita kong ganito, ah, parang buong-buo yung araw. Di ba Brad, ganito tayo? Ulul! Parang buo yung araw mo na may gagawin ka. Yung, ba? Nagising si Bunso. Ang ingay ko Brad. Ang ingay ko. Padali sa mental hospital. And may TV doon na kailang ayusin. Ganyan lang na ano. Ayan. Dito kasi pag may kailangan ako na pyesa, dito ako tumatakbo. Yan. Sa isang technician kasi, ganito kami. Kung titingnan na iba, parang mga parang basura lang. Kung ano-ano pinagkakalikot. Pero ganito kami talaga. Si Raulo! Tapo! May tinda po kayong bra? Ang bakla. Bossing, may tinda kayong bra? Bra. A few moments later. Ayun na guys, magsasagot na tayo ng mga comment doon sa latest na video ko doon sa 12 volt to DC, 12 volt DC to 220 volt AC power. Yan, paano ayusin? Yan, pasensya na sa mga hindi nakahabol kasi importante ito kahit walang kwenta yung sagot ni Juan Dilasag, sasagot pa rin siya. Sabi ni Chestek TV, may ganyan din ako, inverter lagi umiiyak. Siguro Brad, di mo pinapadede. Ayan. Idol pa shout out naman. Yan, Chestek TV, shout out sa iyo. Parang baliw ko dito. Padali sa mental hospital. Sabi naman ni Glenor, sir, tanong ko lang kung merong LCD screen. Dati sabay may on, ngayon ayun. Sinasabi niya siguro yung about sa monitor ng LCD, computer pala. Yan. Brad, subukan mo munang maglinis sa mga yung mga alam mo na yan sa computer sa CPU. Subukan mo muna linisin ng eraser yung kanyang mga tawag dito, mga unit. Tapos salpak mo ulit. Baka sabihin nyo kay Brad, malay mo lang. Or kaya iba pang problema, baka may mga natatanggal na mga pyesa niya. I-resader lang Brad. Yan si Daniel, andito rin. Sabi naman ni Astig, Sir Juan Dilasag, magandang araw po. Ano po kaya ang sira ng 65 watt LED TV white screen? Sir, baka yung kanya ano, T-con board kasi T-con board pala. Kasi 65 inches malaki to. May T-con board, baka yun ang problema, baka hindi umana rin mga DC-DC converter niya. Yan, available po ang T-con board sa Lazada. Marami po doon. Tingnan niyo na lang yung kanyang code number or mga barcode niya para pareha sila. Ayan, pasensya na po, pausa ko kasi nakipagkulitan pa ako sa kaibigan ko dyan sa Dilasag. Sabi naman ni Antonio, katropa, alam ko marami ka ding alam sa inverter welding machine. Ask ko lang kung pwede, pang jump. Yan sir, wala pa akong idea patungkol sa pang jump ng sasakyan. Kasi baka sasabog yung battery or kaya sasabog yung inverter. Kasi kahit sabihin na natin na mataas yung ampere ng welding machine, mayroon siyang limit. Kahit sabihin din natin na may malakas ang ampere ng battery, baka may hindi rin niya makayanan. Sabi naman ni Toby Dangaran, boss, pa-shout out. Toby Dangaran, shout out sa'yo. Mainit dito. Hindi magaling si Juan Dilasag, magaling lang siyang makisama. Yan, salamat sa inyo. Mahirap sabing magaling ako kung hindi ko naman alam. Meron ding alam yung iba na talagang hindi ko rin alam. Kaya ganun lang talaga, salinan, parang kape at gatas. Pag nag-blend sila, 3-in-1, kumbaga, mas masarap. Ang ganda kasi dito. Yan, palagi akong pupunta dito na ano, pag nagba-vlog, dito ako pupunta.
Ayan, ganda dito. Meron silang air condition na room. Ando naman yung mga kusina. Kung just in case marami kang kakainin. Meron din silang function hall. May mga cottage. Ayan, yung function hall nila. Ayan, yun nga pala yung ano. Hindi makita. Ang resort nito ay matatagpuan sa Dilagidi. Dilagidi, Dilasag, Aurora. Jeremy's Resort. Makikita niya lang dyan sa daan. Kasi meron siyang nakasulat dyan. Jeremy's Resort. Kap! Salamat ulit! Ayan. Ayan yung gagawin natin, yung TV na yan. Pwede may daw sa tabi niya. Ayan, ang ibang choices yun, mga kalat-kalat na TV na yan. Ayan. Eto, ginagawa ko upuan kung minsan. Ayan, tuloy na natin. Subukan natin i-on. Ayan, nakapower siya. Yun o. Tapos pag in-on natin, mamamatay siyempre yung kanyang tawag dito, indicator. Tapos yung kanyang display wala. Pero yung kanyang audio yung tumutunog na. Ewan kung naririnig nyo, bahala na kayo. Yan. Pero dapat sana kung okay yung display niya, pag pinatay natin, may konting lumiliwanag sana sa mga gilid niya, pero wala. Labas natin tong kanyang board. Ito kasi, yan o, napapansin nyo ba yung kuwan na yan, yung wire na yan, di naman siya coil eh. Niremedyo na yung kanyang heater, papunta dito sa kanyang CRT. Siguro, itong flyback, ang ingay na naman nun. Kasar talaga, oo. Meanwhile, speaker, tanggalin natin. Kanyang degausser. Tanggalin natin. Natanggal na rin yung kanyang takip. Pero, kinahin natin sa kabila. Ayun, oh, medyo lutong-luto na rin yung kanyang tawag dyan. Basta yan. Ayun guys, titignan natin kung meron siyang heater. Kung umiilaw yung kanyang heater. Ayan, lagyan natin ng takip. Ayan, ano ba? Ayan, ingat-ingat guys pag kayo mag-DIY. Ayan. Ayun o, meron lamang ilaw doon. Nagbabaga naman yung kanyang heater. Pero tatlo kasi yan eh, dapat natin matrace book. Boom! Boom, 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 boom. Kita nyo yan? Parang may nahamoy ako, hindi maganda. Ganun kung paano manira ng TV. Sira ang TV nila. Ganun kung paano manira. Wala na. Boom. Ngayon, ang gagawin na lang natin ay subukan nating palitan yung kanyang tube para makita natin kung may pagbabago. Subukan natin sa iba. Yun o. Ground, okay, lahat nakalagay. Then, power on natin. Sana hindi sisirit. Tingnan natin sa kabila. Ayan o. Naka super bright kanina. Bali yung kanyang heater. Tinanggal ko yung naka-jumper na yung nilagay nilang yun na nakapulupot na parang ahas. Yan. Pinutol ko na. Ang nilagay ko yung dati niya. Na linya papunta dito sa flyback. Bali tatanggalin ko na yan. Hindi sila parehas na bahay. Subukan natin kung parehas sila ng yun guys, tapat sila oh. Parehas sila ng pindutan. Parehong-pareho. Yun nga lang, yung kanyang mga lalagyan ng input ay magkaiba.
Yun ang tips ni Juan. Heater supply, tatanggalin na natin kasi buhay naman yung dati niya. Subukan na natin. Unang-una kasi sa technician, dapat marunong siyang lumayo. Pag just in case na sumabog siya, alam natin kumbaga kung saan tayo tatakbo. Yan, mga exit point kumbaga. Subukan na natin. Boom! Nagulat ako. Lakas ng kanyang radiation. Radiation ba yun? Ayun o. Sa TV. Ba't ganyan siya? Man, ba't ganyan siya? Kaya pala masyado siyang green. Yan, ito pala ang sira. Ito napansin ko. Oh. Nung tumalon yung kanyang kuryente, siguro, hindi naman nung tumalon siguro. San ba yan? Asan na? Ito pala ang sira. Ito, may sira tong IC na to. Yan, pinalitan ko ng resistor kaya lang. Ganun pa rin. Kaya gagawin ko na lang, ito ang gagamitin ko. Ang problema nito, meron siyang 9 volt na supply at problema ko naman kung saan ako kukuha ng 9 volt para dito. Dito kasi meron siyang supply sa IC, yan o, yung resistor na yan, papunta sa kanyang IC para umandar. Pero ngayon dito, kahit aandar yan, kumbaga nagdadrop yung kuryente dito, zero siya. Imbis na nagkakaroon ng kuryente papunta sa IC, wala, patay. Kaya ganun, wala siyang tawag dito yung kulay na maganda, kundi ganun. Halos parehas din naman sila, pinagkaiba lang. Itong dati niya, walang 9 volt. Ngayon yung gagamitin natin, meron siyang, yan o, 9 volt. Ngayon dahil sa ganun ang nangyari, at halos parehas naman sila, hinati ko na lang yung wire. Ayan. Yung kanyang kulay, yung BGR, halos parehas din sila. BGR din dito sa kabila. Yan, natututo ako dito eh. Yan o, BGR. Tapos, ground. B+. Ito naman, pumipiyok-piyok pa ako. Binata. Yan o, meron 9 volt. Naisingit lang. Kaya ginawa ko na lang, ganire. Yan o, hinati ko na lang. Subukan natin. Ito siya. Gawin natin. Pares din lang yung heater ay last. Sisingit lang natin yung kanyang 9 volt. Ang problema, magkaiba sila. Hahanap na lang tayo ng 9 volt dyan. Ito na mga pre. Kasi nga, ito yung nilagay ko kanina na wire. Ito may nakahanap ako ng 9 volt dito. Nakahanap ako ng kakampi. Kasi nang ano eh. Ito. Yan o. Nilagyan ko ng marka. Ayan. Ito ba yon? San ba? Dito ba? Kasi meron siyang diode eh. May center diode dito na nakalagay eh. Dito ba yon? Ground pala yan eh. Mali ka, Juan. Nagturo ka na nga. Mali pa. Basta may center diode yun eh. Bihira. Nalilito na ako ah. Ano ba yun? Dito ba yun? Ayun, dito nga, dito. Ito. Dito natin lalagay. May center diode dito eh. Ito. Napapunta rin sa kanyang ABL. Yan. Yung isang board ng ganito na CR din na Samsung, dito rin nakalagay. Kaya dito rin tayo kukuha. Nakasingit dito sa gitna dito. Pero ito wala eh. Yung gagawin natin, dito natin lalagay. Guys, lagay na natin. Baka ilagay pa ng iba. Ngayon guys, subukan natin na paandarin. Medyo takot kasi si Juan na ano, makuryente. Kahit konti nga lang na kuryente. Madali akong makilita ng kuryente. Ngayon, susubukan natin. Sana hindi siya sasabog. Boom! Subukan natin. Takbo! Takbo! Sarap! Yun oh. Hindi na siya kulay green. Meron na siyang blue. Iyon o. Subukan natin lagyan ng signal.
Boom! You know. Ayos na, may tagilid talaga. Ayosin natin para hindi naman nakakaya sa may-ari. Yun o. Ganun. Ayos na. Ayan guys, subukan na natin yung... Ayan, tapos na siya. Nilagay na yung kanyang takip. Tapos, ayun yung player natin. Tatago doon. Sumisilip na yan. Tapos, subukan natin i-on. Ayan o. Ayan o. Hindi lang nagkatagpo yung kanilang frame per seconds kaya ganyan. Siya nga pala yung tinatanong na isang kaibigan natin na magandang insulator ba yon? Doon sa IRF 740. Eto maganda yung ganito. Kasi kahit hindi na niya kailangan ng ano, yung heat paste na yan, pwede na. Ayan. Mas matibay siya kaysa yung mica insulator. Yung mica insulator kasi pag dumikit at pwinerasan natin nabasag siya or brittle kasi yun eh. Hindi na siya pwede, pero ito, pwede siyang reuse. Ayan. Pwede siyang makuyumos, pero yung mica insulator, hindi siya pwede. Ayan. Para sa akin, mas maganda yung ganito ah. Ewan yung iba. Kay Juan Dilisag lang naman eh. Yan o, tapos na guys. Kita-kita na naman tayo sa next video ni Juan Dilisag. Pansamantala muna magpapaalam si Juan Dilisag. Paalam muna.